Yon mga bossing, welcome back sa aking YouTube channel, ang Busabos Entertainment. Malamang alam nyo na kung ano ang larong ito. Ito ang pinakasikat na mobile game ngayon sa Pilipinas. Mapabata man or matanda ay naglalaro nito. Siguro ay masasabi din natin na 7 sa 10 Pilipino ay narinig na ang larong ito. Ito ay ang Mobile Legends. Ito ay isang multiplayer online battle arena or MOBA na dinevelop naman ng Moonton. Ang app na ito ay dinownload ng 100 million plus sa buong mundo. Pero alam naman natin na bago magkaroon ng Mobile Legends ay marami na ring mobile games na talagang sumikat. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Katulad na lang ng larong ito. Sigurado ako na alam mo ang larong ito. Nakinaadikan din ng mga Pilipino. Isa ka rin siguro sa mga nagpupuyat para lang mabantayan ang village mo. Ito ay ang Clash of Clans na dinevelop ng Supercell. Ito ay may 500 million plus downloads. Na-addict ka rin ba sa mga matatamis na mga candies? At naaaliw kapag ito ay nagsisiputukan? Pero naiinis ka kapag nauubusan ka na ng oras at hindi mo natatapos ang isang level? At mag-aantay ka pa ng katagal-tagal para lang magkaroon ulit ng energy? Ang larong ito ay walang iba kundi ang Candy Crush na dinevelop ng King. Ito ay merong 1 billion plus downloads. Naiinis ka ba kapag naaalala mo ang larong ito? Dahil mukhang napakadali lang laruin ng larong ito. Pero ang totoo ay napakahirap pala. At talagang nakaka-addict. Kaya ito ang dahilan kung bakit isinara ito ng developer. Kaya hindi na ito nakikita sa Play Store or App Store. Siguro naman alam na alam nyo na kung ano ang larong ito. Ito ang Flappy Bird. Alam nyo ba na ang mga gadgets na ma-installed app na Flappy Bird ay nagkakahalaga ng $1,000 to $50,000 sa eBay noon? Kaya mo bang tumakbo ng tumakbo na parang hindi napapagod? Ito ay isa sa pinakanaunang mobile game. Wala kang ibang gagawin kundi tumakbo ng tumakbo. Ito ay ang Temple Run na dinevelop ng Imanji Studios at ito ay mayroong 500 million plus downloads. Na-addict ka rin ba sa larong ito? Ang mga ibon dito ay napaka-cute, pati na ang mga kalabang baboy. Nakakatuwa ang larong ito at talagang nakakaubos ng oras. Kaya kahit ang mga 3 years old na mga anak nyo ay talagang natutuwa sa larong ito. Siguro naman alam nyo na kung ano ang larong ito. Ito ay ang Angry Birds na dinevelop ng Robio Entertainment Corporation. Sa sobrang nakaka-addict, ito ay may 100 million plus downloads. Sino ba naman ang makakalimot sa epic battle ng mga halaman at mga zombies? Ito ay talagang kinabaliwan ng mga Pilipino. Dahil kapag ikaw ay natalo, the zombies will eat your brains. Nagsimula ito sa PC. Pero nang nagkaroon ng mga smartphones, nagkaroon na rin ito ng mobile version. Ito ay ang Plants vs. Zombies na dinevelop ng Electronic Arts. Ito ay may 100 million plus downloads. Kung PC games lang naman ang pag-uusapan, ay syempre may mga online at LAN games din na kinabaliwan ang mga Pilipino noon. Katulad ng Counter-Strike, Battle Realms, Warcraft or Dota, League of Legends, Special Force at Cabal Online.
na masasabing pinakasikat na MMORPG or Massively Multiplayer Online Role-Playing Game noon. Sa ngayon, ito ay may 100,000 plus downloads pa lang sa mobile version mula nang ito ay nilabas 2 weeks ago. Pero ito ngayon ang number 1 top grossing mobile game in role-playing. Ang Cabal Mobile Heroes of Neverett ay mayroong tatlong servers. Ito ay ang Garuda, Phoenix, at Aquila. Dito sa Phoenix server, ito yung pinakamaraming players. Halos busy at full ang mga channels dito. Ang Aquila at Garuda servers naman, sa ngayon ay hindi pa sila full or hindi pa mga busy yung mga channels kasi hindi pa ganun karami yung mga players dito. Mayroon kang 8 characters na pagpipilian. Ito ay ang Warrior, Wizard, Foreshielder, Gladiator, Blader, Force Archer, Force Blader, at Force Gunner. Although hindi masyadong customize yung appearance ng mga characters dito, pero makakapili ka naman ng mga magugustuhan mo talaga. Makakapili ka naman ng face na gusto mo, maging teenager man yan or medyo adult na. Sa style ng buhok ay makakapili ka rin pati sa kulay nito. Ang kagandahan na rin sa Cabal Mobile ay mayroon na siyang auto function. Bukod sa madali na magpa-level ay madali na rin ang mga quest. Kaya 2 to 3 days lang ay max level ka na. Sa ngayon ang max level natin ay nasa 130 pa lang. At kapag naka-max level ka na, ang iintindihin mo na lang ay makakuha ng magandang set at weapons. Marami kang pwedeng gawin dito sa Cabal Mobile. Pwede kang gumalagala or pumasok sa mga dungeon. Baka sakaling makakuha ka ng mga magagandang items. Pero ang pinaka-inaabangan dito ng halos lahat ng mga players ay ang Nation War, na kung saan ay maglalaban ang Procyon at Capella. Dito ay talagang malalaman mo kung pwede na ba talagang pangsagupaan ang karakter mo. Dito ay pwede kang pumatay ng kalaban hanggat gusto mo. Pero para manalo sa event na to, dapat ay may strategy. It's either i-defend mo ang inyong base or umatake sa base ng kalaban. At kung sino ang maraming puntos pag natapos ang oras, ay siyang mananalo. Ngayong parami na ng parami ang naglalaro ng Cabal Mobile, mapalayas na kaya nito ang Mobile Legends dito sa Pilipinas? Ano kaya sa tingin nyo mga bossing? Ang video na ito ay opinion ko lamang. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. Kung meron kayong suggestions or comment, ay ilagay nyo lang sa ating comment section. Hanggang sa muli mga bossing! Thank you for watching and please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, ang Busabos Entertainment. Bye! Bye-bye! Bye!